kayo sa mga fans ninyo? Na-miss na miss na kayong mapanood. Po, hello po sa lahat ng mga kapamilya natin, sa lahat ng squadmates, and sa lahat po ng sumusuporta sa amin ni Kyle. Yes, hello. Hello po sa inyo lahat. Good morning, good afternoon, good evening, whatever time you guys are watching this. Kamusta naman po kayong lahat? Hopefully, you guys are all safe and good. Anong pinagkakabaalahan nyo ngayong dalawa sa bahay? Ako po, mas nakakapag-spend na ako ng time kasama po yung mga kapatid ko. Mas nakakapaglaro po kasama sila. And mas nakakahabol na po ako sa school, sa mga school works. Sa mga requirements. That's good. Ikaw yes, naman, po. Kyle. Ngayong quarantine at wala muna ng mga taping-taping at trabaho, anong pinagkakaabalahan sa bahay? Yun din po, bumabawi na din po ako sa pamilya ko. Nandito po kami sa Cebu ngayon. Buo po kami dito sa Cebu. We're all spending time together. Finally, kompleto po kami. And I'm writing songs for my album. Nice! Naku, excited kaming marinig yan. Ano kaya mga naisulat ni Kyle? Tungkol kaya kay Francine, ang iba sa kanya mga isinulat. Dahil sa mga nangyayari sa kapaligiran, alam natin na magkalayo kayong dalawa ngayon. Pero ang gusto talagang malaman ng mga KyCine fans, kaano nyo nami-miss ang isa't isa? Diba? With feelings. From 1 to 10 po ba? Oh, sige, from 1 to 10. Gaano? Nami-miss. Si Francine na unang sasag. Ten! Miss na miss na miss! Ikaw naman, Kyle. From 1 to 10. 11. Para mas mataas mo ako. Wow! Kinigita. Kumbaga sa I love you more. Parang ganun ang level na yun. Alam namin kung ganyan yun nami-miss ang isa't isa. So, ibig sabihin nun, iba na talaga yung bond and closeness na meron kayo. Pero syempre, balikan muna natin yung paano nagsimula ito, hindi ba? Kailan kayo naging close sa isa't isa? But more than that, ang gusto pala naming malaman is, ano muna yung first impression nyo nung mag-meet kayo? First, alam mo, Francine, ikaw mauna. Okay. Francine, ano yung una mong nasabi sa utak mo nung na-meet mo si Kyle? Ay, ano tong lalaking to? Parang ganun. Crush na po. First impression ko. Hoy! First impression ko po sa kanya, masungit. And masungit na tahimik. Masungit na tahimik. Ikaw naman, Kyle, anong first impression mo kay Francine? First impression ko po sa kanya, bata na mahiyain. Batang mahiyain. Oh, as a sweet bird. So, paano? So, paano na-develop yung friendship? Sino yung unang like gumawa ng way para, alam mo yun, yung, oh, kamusta ka na? Yung gumawa ng mga small talk. Sino yung laging, yun on? Apo. Si Kyle po. Ah, so ikaw ang nag-start kasi nga mahiyain siya. Ako po kasi, ako po yung tipo na tao na pag may nararamdaman po akong parang tension sa isang tao, ako po yung lalapit sa kanya. Para Paano mo na break yung tension? Anong ginagawa mo para maging comfortable sa isip? Nang aasar po siya. Opo. Paano kanya inaasar? Lagi niyang ginaganti yung pisngi ko kasi daw mataba, ganyan. So ganun po siya mang-asar sa akin. Baka namang nakukyutan lang siya sa iyo. Okay, di ba? Ways lang ngayon, kunwari naaasar, pero talagang in reality, cute na cute sa iyo. So, paano nag-start yung friendship? Like, kailan nagkahingian ng number? Sa first taping day ba? Second taping day? Ay, parang matagal na po eh. I think it took a while para mag-process para sa amin. Became closer, more... Nasa book 2 or book 3 po ata kami ng Ganda ng Ginto. So it took a while po talaga para mag-open na po siya sa akin. And I finally got to see the real Francine. Sino ang unang humingi ng number ng isa't isa? Parang ako po. Yes, very good naman yun. Dapat talaga lalaki. Alam sa mama ko, na kumuha yung mama ko may number ng mama niya, kaya kinuha ko po sa kanya. Parang ganun. So doon na nagsimula ang mga texting. Ano ang similarities niyong dalawa na napansin niyo? Similarities.
No? Siguro po yung ano, pagmamahal sa family. Yun po talaga. Doon kayo nagkakasundo, yung love for family. Ano naman yes, yung bagay po na hindi nyo na pagkakasundoan? Magkaiba kayo ng taste? Madami din po. Madami nga po eh. Madami po. Pero para sa akin po kasi our differences kind of make it perfect when you put them together. Parang ganun po. Kumbaga, kung magaling po siya sa ganito, kumbaga, kung book smart po siya, ako naman po, street smart. Tapos, whatever our differences are, they perfectly combine together. Parang ganun. Parang they complement each other, hindi ba? Parang sa battery, yung negative and positive. In the time of social media, paano ito nakaka-apekto sa friendship and relationship na meron kayo ngayon? Hindi ko po masabi na nakaka-apekto kasi yun po yung nagiging way namin para magkausap kami, ganun po. Kumbaga yun yung nagiging way para po magkamustahan kami, makapag-usap, ganun po. Para tuloy-tuloy ang connection kahit physically yes, you're po not together, mm-hmm, hindi ba? Ikaw naman, Kyle. Parang ganun na rin po.